teacher, mga nanay, mga mommies, sa ating mga viewers. Magandang araw po. Meron po akong inadang topic for today. It's about fever or lagnat. By the way, thank you po sa pag-like, sa pag-share, at sa pag-subscribe. Kung ano man po yung topic na gusto yung talakayin, paki-comment na lang po sa ibaba ng video. Ang topic ko pong napili ngayon ay about lagnat or fever. Kasi may mga nagtatanong ng mga nanay at medyo ninenerbiyos. Understandable naman. Pag merong lagnat yung ating mga babies, talaga namang nakaka-nerbiyos. Okay? Ito lang po yung lagi kong ini-emphasize sa ating mga nanay. Ang fever per se, fever alone is not a disease, but it's a manifestation of a disease, especially yung infectious diseases. And also, fever is a form of defense ng ating katawan. Okay? By way of the fever, ito po yung nagdadala ng mga inflammatory elements para to fight the infection. Imagine nyo na kung halimbawa meron kang elevated temperature o mainit na temperatura sa loob ng katawan at meron kang virus or bacteria sa loob ng katawan, karamihan ng mga virus or bacteria hindi sila magsusurvive sa mainit na temperatura. Mataas sa temperatura, that is above our normal body temperature, hindi kaya ng mga viruses or mga ibang mga bacteria. Okay. Paano natin makukuha o masusukat yung temperature? Okay. So marahil familiar kayo sa ito. This is a digital thermometer. Kung mapapansin nyo, meron dito yung dulo, merong buton dito, at meron dito yung binabasa yung reading. So pag halimbawa, you press on this button, may mag-a-appear na number. And then that's the time that you insert it. I-insert na ninyo sa kilikili. By the way, dapat walang, hindi yung nakadamit. Dapat yung talagang bare sa skin. So, antayin ninyong mag-beep. May marinig tayong beep sound. And then, pag narinig na, alisin na sa kilikili, and then, that's it. That's the beeping sound. Basahin na ninyo yung reading dito sa screen na to. The other way is by way of the bibig. Ito yung tinatawag nating oral temperature. Okay? So, dapat meron kayong covering or sheath, a plastic, manipis na plastic na covering. May nabibili yan, that is disposable. Bakit meron dapat ganito bago ipasok sa bibig? Sa ilalim ng dila. Kaya nilalagyan natin ng covering is for the prevention of cross-contamination. So, pag gano'n, insert na natin with the covering under the tongue. Nakita niyo dito? Under the tongue. Ganun din, i-press niyo muna yung button and then let it stay there and wait. Antayin niyo na mayroong beeping sound. Tapos, alisin na. And then, tanggalin yung plastic sheet and read the reading on the screen. I-dispose ninyo na maayos yung ginamit na covering. So, ito na yung oral. Okay. Meron ba ibang paraan para pagsukat ng temperature by way of the ears? Yun ang tinatawag nating aural or tympanic membrane. Merong isang special na thermometer, hindi po ganito, special kind of thermometer na sinusuot sa tenga. Ganon din ang pagbasa, meron din siyang parang screen doon natin binabasa. Ngayon, meron pang isang paraan ng pagkuha ng temperature is through the rectum. So, gagamit tayo doon ng rectal thermometer. Magkaiba yung oral sa rectal. Pero sa ospital, meron silang thermometer na talagang color-coded for the mouth and for the rectum. Kaya lang yung rectal thermometer, hindi naman lahat ng nanay ay komportableng gumamit or kumuha ng temperature by way of the rectum. Tapos, mayroon pang isang klase ng pagkuha ng temperature by way of the temporal artery.
So yun, magkaiba ito sa it's the same principle as this thermal scanner na ginagamit sa pag-screen ng mga coronavirus symptoms. Yun, yung temporal artery thermometer is irarun yan sa forehead, sa noo, hanggang sa likod ng ears, hanggang dito sa mastoid process. Ganun din yun. Pero, hindi siya very common. Pero ngayon, thermal scanner, very common na kasi ito ginagamit na temperature screening. So, ulitin ko, armpit, dito, tawag doon axillary temperature, sa bibig, tawag doon oral temperature, and then the third would be the aural o sa tenga temperature, and then sa puwet, that is the rectal temperature, and dito sa noo, it's the temporal artery temperature. Okay, ang sabi ko nga, yung mga 3 months and below, wala tayong choice, but then we have to bring them to a healthcare professional. Okay. So general na ginagawa ko dyan, ina-advise ko sa mga nanay, pag 37.6, hindi pa naman ako nagpapabigay ng paracetamol or any antipyretic. By the way, pag sinabi pong antipyretic, ito yung mga gamot na nagpapababa ng lagnat. Okay. So, ang pinakamadalas dyan, paborito is paracetamol. Meron ding ibuprofen. And, pag 37.6 ang temperature, which is lagnat na, ang advice ko dyan is sponge bath. Lukewarm sponge bath. Ibig sabihin, magbabad kayo ng tuwalya or tela sa maligam-gam na tubig. Ipunas ninyo sa anak ninyo from face, okay, down. Ang dapat dyan, you focus on the singit. Kili-kili, yung singit. Dapat yan talaga pupunasan. Bakit? Kasi yung lukewarm water, yun na lang magbubukas ng pores ng skin natin. By way of the pores ng skin natin, dun lalabas yung init. Okay, kailangan open yung pores, kaya lukewarm. Yung cold or the ice cold, hindi yan magpapabukas ng pores ng skin. So, minsan, pag nagbunas kayo ng ice or ice cold water, sumasara yung pores. Kaya nga, hindi makalabas yung init. Kaya minsan, nag-chills yung bata. Ang ice cold, usually reserved, pina-advise ko yan in cases of kailangan talaga ibaba. Mabaw mabilis yung fever, yung temperature, like for example, yung mga nagkukonvulsyon. Okay? And then, pagka yung temperatura is nasa 37.8 pataas na, yun yung ina-advise ko na magbigay na ng antipyretic, yun yung paracetamol or ibuprofen. Okay? Depende, it's every 4 hours. Okay, yung iba pag merong convulsion, tendency na mag-convulsion, in every 4 hours, round the clock. Pero pagka wala namang ganung tendency yung bata, ang advice ko is paracetamol every 4 hours as needed. Okay, kung may lagnat lang. Kaya nga, importante ang pagkuha o pag-monitor ng temperature every 4 hours para alam natin kung kailan na ba tayo or kailangan natin magbigay na ng mga paracetamol or ibuprofen. Ang punas, kailangan talagang continuous hanggang bumaba yung lagnat. Pagkatapos, in addition to that, ina-advise ko pa rin yung mga nanay na mag-ipit ng wet, it's either towelette or a piece of cloth or even minsan cotton na sinok sa lukewarm water para nga magbukas yung mga pores ng skin, and through those pores dun magi-escape yung init. So ngayon ang susunod na tanong, kailan ba natin sasabihin na ilagnat? Depende yun sa pagkuha natin, saan natin kinuha yung temperature. Pagka sa kilikili, okay, at saka sa bibig, pag ang temperature is 37.6 and above, yun yung considered as fever. Pag sa rectal at saka sa
aural or sa tenga, 38.1 degrees. Yun yung makukonsider na fever. Okay. So, depende rin yan sa age. Well, of course, for what they call this axillary or sa armpit, children of all ages, yun 37.6. So, ganun din yung sa oral, karaniwan ang basis dyan 5 years old and above, 37.6. And then, pagka sa ear, it's 38.1 degrees centigrade for 2 years and above. And then, sa rectal temperature is 38.1 degrees for children under 5 years old. So, make sure po na nadodocument natin yung fever. Kasi, pag sinabing documented, it's by way of the thermometer. Pag undocumented, yung pang sa touch lang, sa salat-salat. Pag mainit, sabi mo, ay may lagnat. Pero there is no way for you to know kung alamin yung grade ng fever. Kasi importante po kasi yung grade ng fever. By way of the grade of fever, malalaman natin kung more or less may gauge doktor kung ano bang klase ng sakit meron. So, ang fever po sa mga children that's below 3 months old, kailangan po yan talagang matingnan ng doktor. Kasi hindi po yan dapat examination. Hindi yan basta-basta natin bibigyan ng gamot. Kasi ganyan yung mga iba gusto ng gamot ng pampababa ng lagnat. But then, because of their age, kailangan talaga yan matitingnan ng doktor. So, ang susunod na tatalakayin ko yung general measures na gagawin pag merong fever. Ito po ay hindi ko muna sasabihin yung ano itong ganyan-ganyan, basta yung general na gagawin muna. Kasi ito yung madalas na nagkakaroon dilema yung mga nanay, paano ba ito ating gabi, paano ba ito COVID, paano ito wala kong magagawa para pababain ko yung lagnat ng anak ko. Mag-iipit tayo ng towel, towelette, cloth, tissue, cotton na binabad sa lukewarm water, iipit sa kilikili at saka sa singit para lumabas yung init ng katawan. Yung punas should be continuous from the face, sa leeg, sa katawan, sa chan, sa kilikili, sa kamay, sa paa. Should be continuous hanggang bumaba yung lagnat. Pagka ang temperatura ay nasa 37.8 degrees na pataas, ito na yung advice ko sa mga nanay na magbigay ng mga antipyretic, yung paracetamol at saka ibuprofen. Sa mga batang wala namang tendency mag-convulsion, ang paracetamol ay binibigay every 4 hours, as needed. Ibig sabihin, pag may lagnat, every 4 hours. Pag walang lagnat, huwag bibigyan. Ngayon, sa mga batang may tendency mag-convulsion, ang ina-advise ko is paracetamol every 4 hours round the clock. Regardless kung meron o walang lagnat, it's round the clock. Okay? So, ang kailangan, okay, punas, continuous, ipit sa kilikili ng wet cloth, towel, at saka sa singit, plus antipyretic. Depende, every 4 hours as needed or every 4 hours round the clock. And then, monitor ang temperature every 4 hours. Very important to document ang grado o taas ng lagnat para malaman kung meron pa tayong gagawin. Okay. Depende sa taas ng lagnat. At syempre, pag tinanong kayo ng doktor, alam ninyong sasabihin para may gauge ang doktor kung ano ba yung sakit na i-consider base dun sa taas ng lagnat. Uulitin ko po, sa mga batang 3 months and below, hindi importanteng magbigay tayo ng antipyretic. Ang kailangan malaman kung ano yung dahilan ng paglalagnat. Kaya sa 3 months and below, kailangan po silang dalhin sa
healthcare professional o sa doktor para po kung kailangan may gawing laboratory or workup sa kanila, magagawa po. Okay. Meron po akong mga tatalakay sa mga susunod na video about fever pa rin, may kadugtong. I hope nakatulong po ito. Salamat po sa sa panonood. At sa disclaimer ko pong lagi sa aking mga vlogs, ito pong mga video na pinipresenta ko is hindi naman po naglalayo na magbigay ng definitive diagnosis and treatment and management. Bagkus ito po ay pagbibigay lang ng tips para for the meantime na hindi posibleng madala sa doktor o sa ospital ang bata, ay meron pong magawa para pababain ng lagnat. Mga tips lang po ito. Kasi ang mga pasyente ay iba-iba naman. Ang mga bata ay iba-iba. Kahit lagnat yan, iba-iba pa rin po yung mga bata. Okay. Salamat po ng marami sa pag-like, sa pag-share, at sa pag-subscribe. Meron po kayong topic na gustong i-talakayin, paki-comment na lang po sa baba ng vlog. Kaya po ako nakakapili ng topic base po sa mga tanong sa akin ng mga nanay. Okay. Again, maraming salamat sa panonood. Okay. Until next time.